Magandang araw, mga kalingap. Isa namang mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome back po sa Ming Munting Channel. Ako si Mick. Ako naman si Agnes. At kami po ang Mick Agnes Vlog. Magandang araw, mga kalingap. Nandito po kami ngayon sa Bolo. Naghakot ng mga kahoy. Binaklas sa dating bahay ni Tatay Simeon. Yan na si Kuya Brooks at Kalingap uwi. Ayan mga kalingap, kinakarga na namin yung mga kahoy mula sa bahay ni Tatay Simeon. Wala na kasi siya, patay na. Tapos yung may-ari ng lupa, ayaw patirahan ng iba yung bahay. Kaya giniba na lang ni Kalingap Brooks at Kalingap Awi yung kabahay ni Dudong Ruel. Tapos ibibigay lang sa iba. Kay Tatay sa doon sa Bulaga sa Barangay Baclayon, Sitio San Roque. Bigay doon kay Tatay Binamin na isa rin sa nangangailangan ng pabahay. Sayang din naman yung mga kahoy kung hindi mo magamit. Tinatanong na lang para magamit pa rin kay Tatay Binamin. Kasi bago pa ito. Dalawang taon, isang taon na higit pa yata itong puti ng bahay. Kaya ito, nagkaram kami ng sasakyan ng pinsan ko para may magamit kasi ilang araw na rin daw naghanap na Kuya Brooks at saka Kalingap Awi ng masakyan, makargahan para mayatid na ito doon sa Sitio San Roque, Barangay Baclayon. Pinagtulong-tulongan namin kahit trick na trick yung araw, tanghaling tapat. Tinitiis lang namin yung init kasi kailangan talagang may lipat na ito. Baka maula na naman o kaya may stock yung kahoy dyan, magkandawala. Buti na yung magamit talaga doon sa kay Tatay Binamin yung mga kahoy. Kompleto ito mga kalingap, may mga yero, may mga plywood. Kaya kung may dagdag man ito sa pagtayo sa bahay ni Tatay Binamin, kunting kahoy na lang at kunting graba para puting. Yan si Kuya Brooks. Masipag talaga si Kuya Brooks. Yan din si Kalingap Awi. Kahit may kapansanan pero talagang matyaga, masipag din. Dalawa itong sasakyan na ginagamit namin, itong tricycle ni Kuya Awi, ni Kalingap Awi, at saka yung multicab ng pinsan ko, si John Presbytero, yung pangalan ng pinsan ko. Maya-maya, pagkatapos itong may karga, hatid na namin ito sa Barangay Baclayon, mga kalingap. Abangan niyo mga kalingap kung sa susunod na mga araw kung kailan si Kalingap Awi doon Baclayon. Kasi balang niya mga kalingap, mga ilang araw magli-layout na si Kalingap Awi para mapisa na itong pabahay kay Tatay Binamin. Kasi ang sabi niya sa akin, lang daw, inintay nito yung gravel na doon na pamputing at saka simento para mapisa na rin. At kawawa rin mga kalingap yung bahay ni Tatay Binamin, nakita ko doon sa area. Talagang pinagtagpilan na trapan, sako.
nakapalibot doon sa bahay niya. Patagal na pala itong na-scout ni Dudong Ruel nung nandito pa siya sa Malalan. Ano lang, panahon lang inihintay para mabuo na yung bahay ni Tatay Binamin. Mga kalingap. Ayan mga kalingap ang pinsan ko, si John Presbytero. Kagaya ko rin, may high blood, pero talagang okay din itong pinsan ko, bait din. Ang paglapit ko sa kanya na ano, maggamit kami sa sasakyan niya, talagang pinapayaran niya kagad. Siya pa mismo nag-drive, tumutulong pa sa pagkarga. Kasi ano, ano nga, so tingin ko nga baka atakin na yung high blood eh. Kasi pulang pula na dahil sa init mga kalingap. Maya-maya mga kalingap, pagkapuno itong sasakyan, kasi isang biyahe man lang siguro ito, aalis na rin kami, papunta na kami ng ano, bakla yun. Ayan din yung mga kalingap, yung sasakyan ni, yung tricycle na yung kalingap awi. Kinakarga rin namin yung mga ibang kahoy at saka yung bintana para makarga lahat. Ito mga kahit wala nang maiwan, para isa na lang yung punta namin sa ano, area, sa biyahe na lang. Ayan yung mga kalingap, talaga namang malaki din gamit itong ano, tricycle ni kalingap po eh, kahit saan siya. Talagang ito lang talagang ginagamit niya mga kalingap. And then mga kalingap si Kuya Box, namumula na rin dahil sa inin. Talagang pindamandali namin kasi grabe talagang init mga kalingap. Direct na direct talaga ang aling tapat. Pinagkakarga namin yung ano, pinagtulungan namin ni Kuya Box. Pagkarga ng yero, plywood, para makalis na agad mga kalingap. Ganyan talaga ang kalingap ng ano, Davao del Sur. Ang team ng kalingap dito sa Mindanao. Talagang nagtutulungan, walang iwanan sa kalingap. Basta sa paglingap, talagang hindi umayaw. Kahit umulan at umaraw, tuloy pa rin ang mission para sa ano, para sa adikain ni Kuya Bal na ano, makalingap talaga ng mga tao na nangangailangan. Thank you.
Emang kaya po yan si Kuya Brooks, nasilong talaga nga. Hindi na, maalis na kami mga kalingap. Hihatid namin itong kahoy. Ito, pinaliyan lang namin para hindi magkanda hulog. Sa, hihatid na doon sa Paklayon. Parang kay Paklayon, si Chio San Roque. Malaylaya din itong mga kalingap mula Tagaytlakan, Sityo Babaka, Sityo Bolo. Ito nga, parang gabi pa yung Sityo San Roque. Mga almost 30 kilometers or 10 kilometers. Yung ganun kalayo yung ano, pinagmula ng gawin mga kalingap. Galing sa dating pabahay ni Tatay Simeon. Para ihati doon sa ano, magiging pabahay kay Tatay Benjamin mga kalingap. Check.
Kalingap, nakarating na rin kami sa wagas. Matiwasay. At ito, pinagbababa ng yung bintana, yung pintuan. Ayan yung ano, yung nakikita nyo na palang tabing. Yung Kalingap, yun ang bahay ni ano. Yun ang bahay ni Tatay Binamin. Siyang patataya ni Dodong Ruel of Malalag ng babahan. Kasi matagal. Ayan si ano, Tatay Binamin. 73 years old. Kailang edad ang tatay mo? Talaga. Kawawa yung ginawa niyang barang-barang na yung Kalingap. Kaya laging tuwa niya nung ano. Sila pa nga nagbaklas nito at tanggato palabas doon sa ano, mula doon sa pinagkaya ni Tatay Simeon na bahay dito sila na nagbababa kasi nakiusap na rin kami na sila yung anak niya magbaba kasi labing pagod namin doon sa ano, sa area rin eh ma'am mo alam mo yun ma'am siya gito lang ako dapli ng kasada. Tindahan rin pa, no? Balita to John ng tubig. Okay. Ayan mga Kalingap, nandito nga mayos para Barangay Bagtayon, si Chusan Roque. Patapos na rin yung pagbawa ng mga kahoy na binaklas doon sa bahay ni Tatay Simeon. Kinsa nang palitan nga rin? Nilipit namin yung kahoy ni Dodong Ruel mula galing doon sa bahay ni Tatay Simeon papunta dito sa ipapatay na bahay ni Tatay Binamin dito sa Bacloyon City San Roque ang barangay Bacloyon mga Kalingap. Punti lang mga Kalingap yan si Kalingap away Kalingap so yun yung driver namin tondo sa gilid. Hanggang dito lang mga Kalingap. Sundan na lang natin sa susunod na mga araw. Kung pagkatapos mag-layout ni Kalingap pawi para sa bahay ni Tatay. Pag dumating na yan pang yung graba na pang pamputing sa tatay yung bahay ni Tatay Binamin.
Yun lang mga Kalingap, maraming salamat po. God bless you all.